showbiz fanatics ilan mga kaganapan sa Dubai kung saan ginanap ang ilan sa mga tagpo sa Hello Love Goodbye. Narito na ang lahat ayan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming maraming salamat po. And for today's video, let's talk about this one. Kasi matapos pong umugong ang tambalan at ang ilan sa mga latest news dito po kay Alden Richards at Catherine Bernardo, ay patuloy pa rin silang iniintriga patungkol po sa itinatago nilang relasyon. Pero this time, ay paulit-ulit nang sinasabi ni Mr. Alden Richards that whatever they have, no, kung ano man yung meron sila ni Miss Catherine, ay pinipilit nilang maging personal na lang ang lahat ng ito. Pero dahil po dun sa kanilang popularity, ay hindi po talaga maitatago, no, kung ano ba talaga yung real score nila. Kasi bawat kibot, sa bawat pinupuntahan nila, sa bawat mga photos and videos na naglalabasan, ay talagang hindi mayaalis sa ilang mga fans na mag-isip at magtanong kung ano na nga ba talaga ang tunay na real score between them. Si Alden Richards po ay dinidepensahan ng ilang mga kolumnista patungkol po sa mga fans ng Katniel, no, na kung saan parang sinasabi na ginakawawa daw di umano itong si Alden. Pinagtanggol ng showbiz columnist na si Christy Permin ang kapuso actor na si Alden Richards laban sa mga taga-suporta ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Umani kasi ng pambabatikos ang aktor matapos ang kanya naging panayam sa kapwa kapuso actor na si Paolo noon, no, na ibinabalik ngayon sa kanyang show na Christy Per Minute kung saan kasama niya si Romel Chica. Ay agad niyang dinepensahan si Alden sa mga masasakit na salitang ibinabato ng netizen sa kapuso actor. So sa dami po talaga ng mga supporters ni Alden Richards ngayon, ay talagang hindi mo po maiiwasan na talaga may mga side comments. Siyempre kung gaano karami po ang fans ni Katniel, no, pero may mga shippers na rin po kasi Katniel shippers, meron din naman na supporters na Catherine alone, meron din Daniel alone, 'di ba? Pero ang pinaka best thing about this is that yung makita natin that Catherine Bernardo was really happy at nakita natin na medyo nagkakalaman na po siya sa kanya pong pangangatawan. Ikukumpara po natin doon po sa kanyang kalagayan noon. Pero ito po may revelation, panoorin natin. Richard sa kanya, no? Bumalik pa siya for another ganap. May kasama rin siya pero hindi ko nababanggitin kung sino kasama niya noon. Dati niya ka-partner. Charot. Oh, hindi na ako fan noon, dati niya ka-partner. So yun nga, nung bumalik sila dito, akala ko makakalimutan niya ako. Tapos siya pa yung nag-approach, siya pa yung lumapit. Tapos ako naman natuwa na sabi ko, grabe, no? Kasi sa sobrang daming namimit ng taong yun, naaalala ka pa rin niya, diba, kahit pa paano. So, natuwa lang ako na parang siya pa yung nauna na, ano, na mamansin, mag-approach, ganyan. Kasi nahiya din ako. Tapos si Alden Richards naman, ito trivia to ha, sinasabi ko to sa show ko, pero hindi ko sure kung nasabi ko na sa kung saan mga video ko. Pero si Alden Richards, paborito siya ng mga taga-TFC. Why? Napakabait daw na actor. Kinausap ko yung isang taga-TFC Middle East dito. Last year pa pala yun. Nakausap ko siya tapos ang sabi niya, ang pinakagusto niya ulit makatrabaho daw Alden Richards. Why? Kasi sobrang alaga din. So, maliban sa sobrang bait, sobrang humble, sobrang alaga din sa mga staff, sa mga kasamahan niya. Dumating yung point nung Hello Love Goodbye na promo dito na tapos may mga pinupuntan pa silang kung saan-saan eh, na lugar. Tapos ang dalas daw ni Alden man libre. Alam mo yon, ang dalas daw niya mang treat si Alden. Na ultimo kunyari may pupuntahan sila, I think sa last exit yung sinabi eh, last exit dito sa Dubai. No? Tapos lahat daw ng ano ng staff ng TFC nilibre niya ng coffee. Ay, alam mo yung maalaga talaga na parang hindi mo na makailangan gawin pero siya yung nag-step up to ano to treat everyone na tingnan kung okay nga lang ba yung ano okay nga lang ba yung lahat, hindi ba pagod, ganyan etc. So paboritong paborito ng TFC Middle East si Alden Richards. Kaya ako na-excite ako na kung sakaling matutuloy to, for sure magkakaroon ng international screenings kasi syempre Catherine Alden to, 'di ba? Tapos wish ko sana bumalik ulit sila. Tapos gusto kong i-recreate namin yung photo namin dito kasi ginawa ko yung ano, ginawa ko yung profile picture for a time. Natutuwa rin ako at medyo nagtataka kasi nitong recent weeks,
ang daming nagla-like doon sa Instagram post ko na yon. Nasabi ko, bakit ngayon lang kayo nagla-like? Ang tagal na niyang, pre-pandemic pa yan, ha? Tagal na ng photo. So yun pala, kasi di ba nga, ano, medyo na, ano ulit, nahahype ulit ang Kat din ngayon. So yun lang naman, gusto ko silang ma-meet ulit and very excited na ako kung sakasakaling mapapalabas to, ka-explain with, Abis na kinahangaan itong si Alden Richards at si Catherine Bernardo ng ilang mga staff and crew at ilang mga behind the scene or back of the camera, no? Yung mga nasa likod ng camera na tumulong sa kanila para maisakatuparan ng hello, love, goodbye, kung saan ipinakita nila kung anong klase ng artista at actors and actresses itong si Alden at si Miss Catherine Bernardo. So sobrang pasasalamat nga dahil sa tinagal-tagal nga ay talagang na-recognize pa rin sila ni Catherine at ni Alden Richards sa bagay na hinangaan ang dalawang actors and actresses. So yun po yung ilan sa mga kaganapan pala sa Dubai nung sila po ay nagtitaping. At dahil dyan, mag-react naman tayo sa ilan sa mga komento ninyo patungkol sa ating latest updates. Unahin natin ang komento mula kay Flory. Kaya siguro hindi na sinuot yung singsing ni Alden na hindi na aalis sa kamay maski saan siya pa magpunta. Yan ang dahilan ng marami nagbabasya kanya. O baka wala na sila. Dapat kung mahal niyang isa't isa, huwag pansinin ang panindigan nila kung ano ang meron sila, diba? Miss Darets, God bless you, go go lang. Ayan. So ang aking point of view with regards to this, nasabi ko na rin po to sa aking mga past vlog. Kaya po hindi suot ni Mr. Alden Richards yung ring, yung black ring na sinasabing parang nagkoconnect kay Alden at kay Catherine, dahil nga hindi po yun yung nababagay na parang may kanya-kanya kasi silang mga stylish. So eh, for example, formal po yung pupuntahan, hindi po kailangan naka-black ring, tatanggalin talaga. But it doesn't mean nagkaroon na po ng disconnection between them. Sabi naman ni Anastasia, kung maliligo man si Alden Hart, ay wala nang pakialam si Daniel. Tapos na ang storya nila ni Kat. Hayaan natin maging maligaya si Kat at Catherine. I love Catherine. Ayan. Totoo naman, di ba? Wala pong pwedeng pumigil at wala pong pwedeng humadlang kung ano man yung magiging desisyon ni Alden Richards kung ipupush through niya si Catherine. Ganon din naman si Catherine, wala rin naman pwedeng pumigil sa magiging desisyon niya kung sasagutin niya si Alden Richards. Kasi may sarili po silang buhay. Diba? At tayo po yung mga tayo po yung mga supporters lamang. Sabi ni Coco Channel, fans and followers, friends, okay, look you all want to have your idols for real, but they are human being, they are intelligent people, they have their own mindset, they go follow their dreams and desire, especially their heart of what is good for them. If it is draining and toxic, no more na. Even for how tagal the relationship between two people, if you are not happy, move on na. It's better to have your true love, stay together. True, di ba? Mas masarap po talaga na doon ka sa tamang tao. At makikita mo talaga na yung itsura ng isang tao na alam niya nandun na siya sa tamang tao. Meron po silang video sa TikTok na nagte-trending ngayon at pinapakita dito yung mga nagiging itsura ngayon ni Catherine at kinukumpara dun sa past, ano? Pero huwag natin masyadong i-judge. Saging masaya din naman si Catherine sa feeling ni Daniel. Sabi naman po ng isa pa, ay sabi pa niyan, even for how tagal relationship with two people, if you're not happy, move on na. It's better to have your true love, stay together, and dream about your future in life together, and kind of both of you, your special career, your dream off with happy ending. Ayan. So ito naman yung kanyang wish na para po kay Catherine Bernardo at Alden Richards. Another comment also said, gentleman si Alden, nag-aral si Alden, hindi yan basta-basta magbibitiw ng masasamang salita sa kapwa niya, kabayan na ninyo, ang lubayan na ninyo ang Kat din, deserve nilang maging masaya. Same naman sila na single at wala silang nadadagasan at nasasaktan na tao. Kung hindi nyo sila gusto, wag na lang ninyo silang siraan. Same sila sa na single. Heart, 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 we love you Kat din. Ayan, totoo naman. Katulad na lagi natin sinasabi, kung hindi nyo po kayang suportahan, huwag nyo na lang siraan. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone.